Hello mga ka-farm, good morning. Papunta tayo dun sa kabilang garden. Tayo ay magha-harvest ng okra. Tapos kahit anong mga activity ay nandun na. Tayo ay hahanap ng mga babae at lalaking bulaklak ng kalabasa upang ating i-manual pollinate. I-manual natin kahit naman ay mayroong maraming mga bees or wasp na pwede silang maging pollinator, pero kailangan nating mga ka-farm, kailangan nating i-apply yung manual pollination. Kasi baka hindi mapopollinate or walang dadapo na mga butterfly tapos mga bees. Baka kung wala, kung sakali lang, kaya gawin natin yung manual muna. Sa magtatanong pala ha, ay dalawa kasing klase yung bulaklak ng kalabasa. May lalaki at may babae. So yun, hahanap tayo at tatanggalin natin yung lalaki at ilagay yung pollen. Mamaya, kita ko sa inyo. Mag-vlog sa ako, day. So, while waiting sa ibang kasama ko, mga ka-farm, ako'y mag-harvest. Tingnan yung mga ka-farm. Ang dami ng bunga na pwedeng i-harvest. Di naman masyado yung mataas sobra. Yung mga ganito kahaba, mga ka-farm. Pwede na to. Tapos, depende na sa inyo kung anong gagamitin nyo, mga ka-farm. Pwede pruning shear, kutsilyo, o kahit na. Ganyan lang. Hindi ko puto. Yun, iba o. May mahaba na, pero laban pa rin. Iikot muna tayo mga ka-farm para makita natin kung may mga bulaklak ba yung kalabasa. Dahil i-manual pollinate natin. Dami ng bunga mga ka-farm sa okra. So ako'y mag-harvest ngayon. Pero bago ang lahat ay meron. Hanap tayo ng meron na tayong nahanap na babae. Babae ito mga ka-farm dahil may makita nating na bunga. So, kailangan natin papartneran yan ng lalaking bulaklak. So, hahanap tayo ng lalaking bulaklak mga ka-farm. Mag-manual pollinate tayo. Yes. Yan, babalikan natin. Ating lagkunan ng... Yan ang babaeng bulaklak na... puro babae ang nakita natin mga ka-farm. Congratulations. Wow. Another female. So, dito sa unahan, baka mayroon. So, kung walang lalaking bulaklak mga ka-farm, mayroong posibilidad na hindi yan magkaroon ng bunga o hindi mabubuo. Kasi walang laki yan. O dito, nako po, puros babae. Puro babae mga ka-farm. Tingnan nyo. Puro babae. Baka may magtumboy na lang dito mga ka-farm. Kasi yung nanotice ko mga ka-farm, ay puro babae yung bulaklak talaga. Wow, congratulations, puro babae. Pero di pa tayo nakahanap ng lalaki. So, paano na to? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, ano. Meron na palang naka-amuno dito mga ka-farm, pero hindi na po pulinit. Ay, iwan ko lang kung makapulinit ba ito o hindi. Kasi o tingnan nyo, nagkukulay, tawag dyan. Parang naninilaw na yung bunga niya. So sana po ay meron dito sa unahan. Babae pa din. Babae pa din mga ka-farm. Ay, may mga lalaki dito.
Mayroon pala. Yan. Kapag lalaki mga kaparm, walang bunga ha. Tingnan nyo. Walang bunga dyan sa likod ng bulaklak. So, let's see mga kaparm. Yan. Yan ang tunay na lalaki. So, tapusin natin upang magbalikan lang natin kung may nahanap na tayo ng enough na lalaki na pwede natin i-manual pollinate sa babae. Yan. Yan. Inaano ko lang yung mga pinakadulo na talbos, parang hindi tatawid dito sa daanan kasi maapakan lang mga ka-farm. So ang gagawin natin ay mag-scout muna tayo. Mag-scout tayo upang makakita tayo ng mga lalaking bulaklak. So dito puputulan lang tayo dito ng malalaking bulaklak dahil may nakita na tayo. Uy, babae pa din. Paano na to? Napakataba pa ang lupa dito mga ka-farm. Dahil yun oh, alam niyo mga ka-farm, hindi ko to inabunuhan ng marami talaga. Ibak lang ng kambing. Tapos ganito ng resulta. Tingnan niyo mga ka-farm. Wala na talagang lalaking bulaklak dito mga ka-farm. So balik tayo dito. Dito tayo dadaan. At balikan natin yung ano. Bahala na yung isa dyan. Bahala na yung isa dyang bulaklak. Kasi ano na, dahil kapag magpupulit tayo mga ka-farm, dapat yung oras na ay sinusunod natin ay yung ano lang, yung range ng oras ay 6 to 9 a.m. Kasi kapag titiklop na yung bulaklak, hindi na yan pwede ibubuka at lagyan ang pulin. So walang kasabay dito, so mahihirapan tayo mga ka-farm na magpupulinit. Uy, lalaki. Babae pa din sa ilalim mga ka-farm. Uy, mayroon na pala dito. Mayroon na pala dito mga ka-farm. Tingnan niyo. Lalaki na yan. Bakit mahirap hanapin ang laklaki lalaking bulaklak? My goodness, what's happening? So mga ka-farm, ito yung resulta sa ano ha. Ano lang natin, kung sino lang yung tawag dito, matibog. Kunin na natin to mga ka-farm. Ika-cut lang natin dahil i-manual pollinate natin to mga ka-farm. So hanap tayo ng babaeng ano. Ito yung ano, tingnan nyo mga ka-farm. Dapat yung malulusog na lalaking bulaklak ha. Pero sa ngayon mga ka-farm, kahit hindi malusog yun, kunin natin dahil sa alam nyo mga ka-farm, wala, no choice tayo. No choice. So ito lang, very simple at very basic to gawin natin. Ika-cut lang natin. Pasensya na sa ating camera ha. Cut lang natin to mga ka-farm. Dapat sa isang bulaklak, isang ano. Pero mahirap yung ato ano natin. Tapos kapag nakat na natin mga ka-farm, ilagay natin sa babaeng bulaklak. Yes. Ganyan lang. Pwede rin natin, hindi natin uubusin. Kasi hanggang
yung range niya ng ano, range or bilang ng pwede niyang lagyan ay isa hanggang sa tatlong ano babae, yung isang lalaking bulaklak. So yan, gawin lang natin is dalawang babae sa isang lalaki, or duway na duway. Duway. So dito tayo, dahil tatlo dito magkakatabi yung mga babae, so kailangan nating lagyan ng similya or pulin ito. Cut lang, ganito lang kasimple mga ka-farm. Kahit malapad pa yung ano nyo area mga ka-farm, ay gawin nyo pa din yan. Aray, hindi pa masyado bumuka yung isa mga ka-farm, kasi bihira baka natutulog pa yung mga insekto or bees na pwedeng mag-pollinate dito mga ka-farm. So kaya gawin na lang natin yung manual. Ang tawag dito is manual pollination. Yung natural pollination is gamit yung mga natural enemy or yung mga beneficial insect katulad ng moth. Hindi naman lahat ng moth ay beneficial, dahil kadalasan ang moth ay yung mga adult ng mga butterfly, o yung adult na butterfly talaga, or ano yan, sila yung wow, mayroon na pala ano, destructive to. Mayroon na tayong napulinit dito pala. So kahit hindi natin nakita pala at tawag dyan ay na manual pollinate, kung siya talaga ay tutubo at napulinit sa mga insect, lalaki din yun. Hanap tayo dito. Ganito lang mga ka-farm, kasimple. Saan yung buh? May nakita ako dito pero nawala. Bakit? Nasaan na yun? Ay, nandito lang pala. Ganyan lang kasimple mga ka-farm. Dapat dapat araw-araw nating binibisita yung kung may tanim tayong ano kalabasa, dahil araw-araw din silang nagbibigay ng bulaklak. Di natin alam kung mayroong mga lalaki at babae na bulaklak na kaya pwede nating ipollinate. I-manual pollinate muna natin para sigurado. Matibog man siya o sa hindi, wala na tayong pagsisisihan. Saan na yung iba? Katol. So ito lang mga ka-farm muna. Pagkatapos ito ako ay mag-harvest na okra. So ganito lang ang paraan nyo. At least mayroon kayong nakuha kunting kaalaman dito sa aking YouTube channel. So thank you so much for watching and support me mga ka-farm. Kung hindi pa kayo naka-like at subscribe, please subscribe my YouTube channel. Bye-bye. Have a great day, everyone. Thank you so much.